Hahabulin, may Mako 5, may Ice Path, use Scepter sa sarili Necro Force. Hahabulin, Exotic Deer, may Terrorize na doon. Nisha, sinong unang Era Rapture? Nabitaw niya na nga pala, BKB. Napop na rin yung Blade Mail, pero sigaw ni Pycat doon. Mawawipe out yung dalawang support agad ng Kinguin. Hahabulin pa si Nisha na Aegis Pop na dito, Exotic Deer. Kinakite out ng Optic Chronosphere to secure yung lockdown sa Bloodseeker. Nisha, anong gagawin mo sa lima? Apat ang nawala, may carrot pa doon, dalawang minuto, nawala na yung skeleton, yung Wraith King. At Optic na naman, lalamang sa clash na yun dahil merong shrine nakuha nila. Sadly, even though na yung LDI, meron silang Aegis advantage, hindi pa nila napanalo yun. Naku po, grabe naman itong Optic. Pumupuso sana yung LDI. Re-respond pa dito ang buyback dito ng LDI. Tingnan natin kung sinong may buyback. Ayan, yung Wraith King lang yung may buyback dito na i-commit niya na nga. Pero pinupush na. Uy, merong na meat hook. May Wraith King blast. Hahabol sila. Si Zai naman ang pinagdiskitahan. Hahabulin ni Patos. Merong swashbuckle dito kay PPD. False promise sa sarili. First Grand Bramble Maze. Doon, papasok ang ating Wraith King. Hahabulin baka Core Bedlam sa mukha ng Necro Force. Mamamatay yung Necro Force. Nakadepensa pa itong LDI. Hindi pa nakuha ng Optic. Clash na naman sila. 6,000 na kalamangan sa side ng Dire Team. Hindi nakita yung clash. Okay lang. Kaka-refresh lang. Kasi yung Japan eh. Japan server sa Twitch, nag-shutdown na naman. Exotic Deer, papasok. Wraith King. Nahanap na nga ang masistan sa loob. Ipupush nila. Eto na yung gante. Habang Optic ngayon, magre-respond pa yung Necro Force. Wala ding buyback dito si PPD. Need hook for Zai. Magmimintes. Exotic Deer, patuloy lang siya. Makakakuha na sila ng objective. Melee Rax is down dito sa top lane. At masaya na dito itong LDI. Ayan, item check tayo. So, Faceless Void, Moon Shard. Meron siyang Monkey King Bar. Wala siyang Aghanim sa PPD, may gem and drums. Ayan, binigay na yung gem sa Faceless Void. Asa kay 33. Queen of Pain ngayon dito. Lincoln Sphere, BKB, and the Veil of Discord. Si CNC, Dagon, and Lincoln Sphere together with the Veil of Discord. Dalawang Veil of Discord, ah. Etong sa side ng Optic. While sa side ng LDI, ayan, Radiance, Maelstrom, Armlet, and Dagger kay Exotic Deer. Patos, MKB, Lotus Orb. Ayan, meron pang Big Dagger, Maelstrom, at saka Hood of Defiance sa Pangolier. Kakor, ang Dark Willow natin, Yule Scepter, and Dagger. Pinapakitaan tayo ng Dark Willow ni Kakora. On point na on point yung kanilang synchronization ng Jakiro. Kada merong bitaw ng Terrorize eh, merong magandang follow-up ng Ice Path and Macro Fire nitong ni Lisa. Sayang, lamang na sana kanina tong Optic. Lamang na sana sila ng 7,000 sobra eh. Pero na-minimize pa. At nakakuha pa yung LDI ng melee barracks dito sa top lane. Bottom lane. Ayan. Kakor dito. Nisha. Ito pa lang yung item ni Bloodseeker ah. Yung net worth dito. Ayan o. Lamang na lamang pa rin yung tatlong cores ng Optic. Kaya nahihirapan na i-close out ng LDI itong laban na to. Nasa top lane nga pala. Optic Gaming forcing out the issue. Ayan o. Muning. Hello, Muning. Naka-smoke sila. Pupunta sila dito sa baba. Nisha. Kinakailangan pa ng output damage item itong Bloodseeker eh. Iikot sila.
Ito na yung ambush ng Optic. Sinong papalarin? Nisha, napop na! Sasalubong na! Nagulat na siya! Merong rapture na cancel ng Linkage Chronosphere Terrorize. Hindi mag-workout yun sa BKB ni Pycat. May dismember pa sa Dark Willow. May karat na kamatayan. Nisha, 2 minutes. Wala dito yung Bloodseeker si Elisa. Nadamay din. Dalawang heroes ang mamamatay. Optic with that successful gank rotation. Pudge going for the Blink Dagger. Etong si Zai. Sayang, si Kakor wala dun eh. Ah, meron si Kakor pero hindi nag-workout yung kanyang Terrorize. Dahil nga dito sa kay Pycat with the Blacking Bar activation. Oh. Patos. Ahabulin. Na-yules siya. Na-cancel yung kanyang Rolling Thunder. Swashbuckle, Rolling Thunder. Ahabulin mga sir habang yung Dark Willow mamamatay dito sa baba. Aligtas nung Pangolier. Ito yung buyback ha. Dark Willow, Bloodseeker, Pangolier yung may buyback sa side ng Let's Do It. Pero kahit luging-lugi dito yung Optic sa kanilang map control, pinipressure nila itong sa top lane. Magre-respond pa itong tatlong heroes. And pagkatapos nun, objective na naman. Rosh Pit, mabubuhay na si Roshan. Ayan, 20 seconds para mabuhay. Pycat. Linken Sphere. May pambili na si Pycat ng Linken Sphere eh. Pwede niya na yung bilhin lahat. Ayan, Roshan, nakita na ng Optic ngayon. Walang contest. Tingnan natin ha. Kanina pumalag tong LDI kahit tatlo sila eh. Habang nagre-respond pa yung dalawa. Will it be the same scenario? But nope. Hindi nila mako-contest tong Roshan. May cheese na to. Pycat. Pag nakakuha na siya ng Aegis dito. Oh. Ayun, binigay pala kay si CNC yung Aegis. So, makakatank at makakatank etong Necrophos. Ang cheese. Saan na nabigay yung cheese? Bibigay ata kay 33. Si, kay Zai yung cheese. Patos. Naghahanap ng mafa-farm. Yan. Binigay na sa Queen of Pain yung cheese. So, hinulog na ni Zai. Nakaregroup lang. Ito na yung smoke. Handa na ba silang lumaban? Naghahanap sila ng mapipitas dito. Pinakamalapit lang yung Queen of Pain. Bottom lane. May na Chronosphere. May na Chronosphere yung lupa. Pero si Patos makakaalis ha. Top lane na naman. Grabe yung aggression BKB na ipop ni 33 para makaligtas. So, dalawang Chronosphere nitong ni Pycat na mintes na. Cooldown na. Pycat, iniisip niya pa eh. You know, may pambili na siya ng Linken Sphere actually. Meron na siyang Linken Sphere dito at saka 4,000 na yun. Binili na. Sa wakas. Ayun, disc para dito sa Pangolier. Makakasurvive pa siya. Kasi walang nullifier dito eh, yung Optic. Nung first game, tigdadalawa yung nullifier eh. Ngayon, si Pycat, hindi pa siya nakakakuha ng nullifier. Nisha. BKB. Mag-hex yung Bloodseeker. Unusual build dito sa kay Nisha. Naka-regroup lang. Queen of Pain lang yung malayo sa side ng Optic eh. CNC. Dagon 4. Meron pa siyang Aegis. Meron pang Linken Sphere ulit. Nahihirapan tong Bloodseeker. Sinong i-rapture eh? Dalawang cores ng Optic Gaming may rapture na. Ah, merong pang-counter sa Rapture. Nakaregroup pa sila.
Medyo malayo pa. Tingin ko mababawasan yung buhay ni Void pag na-rapture siya tapos time walk out. Tingin ko mababawasan. Pero Pycat, speaking about Void, may double damage to. Chronosphere is also online. Tingnan natin kung may malupit na Chronosphere. The push for Optic dito na sa baba. May Bramble Maze na commit na rin. Papasok na si 33. BKB na ipop. Scream. Namatay na agad yung Dark Willow. Wala bang buyback? May buyback yung Dark Willow dito ha. Papatuloy ba? May Blood Rite. Ayan na si Pycat. Chronosphere sa dalawa. Nadamay pa yung Pangolier mga sir. At hindi pa mabibigyan si Nisha. Pero may BKB. Hahabulin 33. Nag-miss yung Meat Hook. Ayun yung Rolling Thunder. Queen of Pain is out. Pero yung Barracks din nila nawala na rin. Si Zai nadamay din sa Ice Path. At nakadepensa na naman dito yung LDI. Hindi pa nila yung na-follow up eh. Makunat. Makunat na makunat yung Bloodseeker. Muntikan pa nga hindi maka-follow up ng Pangolier eh. Nadamay siya. Pero ayun, successful defense again for LDI. At makukuha lang yung kanilang third tier tower dito sa baba. Oops, si CNC. Exotic tier. Nalaban ba sila? 11,000 net worth advantage sa side ng Optic. Pero pinipressure nila, pinoforce nila yung buyback dito ng Queen of Pain and yung Pudge. Lahat dyan may buyback sa side ng Optic. Ito na yung push. At papasok na ba? Mimili Barracks muna sila. Fortification Zai with the buyback. Aatras sila. Meat Hook walang nag-latch. Terrorize. Merong Ice Path. Ayun pa yung swashbuckle sa harapan. Dropping down si CNC. Mamamatay ba? Papasok dito kay Exotic Deer. Reincarnation. Bailout. Bailout. Naiwan mag-isa yung Wraith King. At he is out for 160 seconds. Nako, magre-respond pa dito. Nasakripisyo na lang nila yung Wraith King na meron pa nga buyback. Papatuloy ba nila? Hinahabol nila si Patos. Meat Hook. 2-1. Meat Hook. Nag-latch. Ayun pa yung Dismember to follow. Aim this. Mapapop. 33. Swashbuckle. Pycat with the bash. And unstoppable na yung Faceless Void. So, ifa-force ata ito ng issue ng Optic eh. Kinakailangan din ng Optic na i-pressure. Ang Wraith King may buyback. Also, yung Pangolier din. Pupunta ba sila sa mid lane? Chronosphere? Online na rin yung Chronosphere ah. Meron pang cheese ata. Queen of Pain. Oh, wala ka ng cheese. Wala ka ng cheese sa side ng Optic. Sino yung level 25? Yan, dalawang level 25. Ang Pangolier lang yung level 25 sa side ng LDI. Swashbuckle cooldown. 3 seconds. Faceless Void. Kinuha niyo yung malaking Chronosphere. Ito na yung contest. Bottom lane. Pupush na ni si CNC on the front lines. Swashbuckle. Swashbuckle lang. Ice Path. Walang tumama. Sustain. Meat Hook. Rupture. Ayan na yung si CNC. Babawasan yung kanyang buhay ng bahagya. Dinedepensahan na lang. Hindi pa sila nakakapasok. Chronosphere ni Pycat, inaantay nila na nasa mid lane lang. Split push ginagawa ng Optic ngayon. Range Barracks is down. May pressure lang sila. Split push ang kanilang objective. Yun lang. Inaantay nila yung Chronosphere eh. Mili Barracks. Pinabawasan ng 33. Yan na yung Dagon. BKB na ipop na top lane. At may na-hex yung Dark Willow. Dark Willow, mamamatay siya. Nisha na Chronosphere, pero buyback for Wraith King. Na-force na nila Exotic Deer. Aalis na naman yung Optic. Slow siege yung nangyari doon. Sa tagal-tagal ng kanilang execution, range Barracks lang yung nakuha ng Optic. Hahabulin si CCNC. Teleport sa muka. May pang-cancel ba? Sayang hindi na true strike ng Monkey King Bar. At makakaalis pa doon si CNC.
Habang yung melee barak sa top lane, mamamatay na. Man, nakukuha na ata to. Uy, nakuha pa yung range barak sa top lane. So, Dark Halo lang yung namatay. Ayan o, yung item. Wraith King ngayon. Reincarnation cast Wraith King Blast. Wraith Fire Blast. Ayan. Halos lahat level 25 na tayo. Faceless Void, Queen of Pain, si CNC, Necrophos dito, Heartstopper ang kinuha na level 25. So all in all, yung kanyang Heartstopper 3.1% per second yung bawas ng HP. Sino po yung 25? Si Nisha, hindi pa 25 yung Bloodseeker eh. Ayan. Wraith King. Yun lang. Pero halos magle-level 25 na lahat. And we are on our 50-minute game. Si CNC. Yan. Wala pang Roshan. Isang minuto pa sa Roshan. Si Pycat dito. Yan, may refresher orb na. Kailangan ni Pycat ng mala-impactong Chronospear. Itong Wraith King dito. Yun. Fresh BKB for Exotic Deer. Mid lane. Pressure nila si CNC. Nandito na. Pero binibait out lang nila yung Necrophos ha. Optic Gaming, mag-go sila ng flank dito. Habang nakasmoke. Oops, Dark Willow lang. Gustong i-break ni Kakor yung smoke dito ng Optic. Pero sa side ng Optic naman, hindi sila nagpatuloy. Inaantay na lang nila yung Roshan eh. At mabubuhay na yung Roshan ng 10 seconds dito. 33, yan. Queen of Pain, Assault Karas, Lincoln Sphere, and Sight of Vice. Fresh Lotus Orb dito para kay Zai. Ito na yung Roshan. Nakita nila. Saktong-sakto yung pasok ni Pycat. King Gwyn, papayag ba sila? Na makukuha na yung Roshan dito. Meron ng Refresher Shard yan ah. Ready na. Yung dalawang Chronosphere ng Faceless Void. Binabawasan na yung Roshan. Pero gusto nilang makipag-clash. Jakiro on the front lines. CNC lang din, binibait out lang ni Necrophos yung kanyang sarili. Naka-smoke ha, yung dalawang team dito. Ayan yung smoke. Smoke din also. At magkakagulo na ba? Sine-check out ng Dark Willow yung sa Rosh Pit area. Optic Gaming, na-spot out Jakiro, na-hex, na-dismember. Ayun yung burst down, karat ng kamatayan. Jakiro with the auto buyback. Papasok si Pycat, Chronosphere kay Nisha. Isa lang yung nahuli mga sir. At sapat na ba ito? 33 with a Sonic Wave. Hahabulin ng Rolling Thunder. Nahabol pa ng Rapture. May Terrorize ba dyan? Delikado si 33. Queen of Pain mabibigyan din. Hahabulin Exotic Deer. Gustong makastun. Ayun yung Curse Crown. Ayan yung stun. Another one. The Chronosphere sa tatlo. Pero wala pa siyang na-burst on Pycat. Successfully, mamamatay yung Dark Willow. Pero hahabol lang dito sa backlines. Exotic Deer. Nakapag-resurrect. Uunahin si Zai. At mabibigyan yung ating Pudge. Naku. Grabe naman to. Si Nisha hinahabol pa. Hahabulin dito sa shrine area. Ayan yung burst down. Pycat is out. PP dito follow. Merong invisibility. Ayan yung buyback ng Faceless Void. May Dagon. Ayan yung carrot na naman. At 140 seconds. Wala na dito yung Bloodseeker. Meron siyang buyback. Ang haba ng clash na yon. Aray sila. Dark Willow, buyback na rin. Ayaw nilang ibigay yung Rosh Pit. Roshan. LDI ngayon. Magde-depensa pa lang. 54 minutes na nga pala tayo. Ito na. The last resort.
sa side ng LDI. Kukunin na lang nila yung Roshan. If ever yung Optic hindi nila mako-contest ito, nako, may chance pa tong ating Radiant team. At ayun na nga, makukuha nila na yung Aegis, ibibigay na sa Bloodseeker ang Refresher Shard. Nabigay na rin dito kay Patos. Exotic Deer. Wraith King, nasa kanya yung cheese. Si CNC dito, wala pang nakuha eh. So, game ng buybacks to. And si CNC, bears down Patos. Atras lang. Halos walang buyback dito mga sir ha. Crucial na crucial ang clash dito. Isang malupit lang to na clash would dictate the game na ngayon. Ito na si Nisha, nasa bottom lane na. Habang yung Optic, ano pa sila eh? Masyado pa silang passive ngayon. Hey! Pangolier, Refresher Shard na i-swap niya na sa Emulnir. Bottom lane, Fino Force na. LDI, eto na ba? Kakailanganin ng Optic na rumisponde. Uy, naglalag ng bahagya. Pero bottom lane, second tier tower, magka-clash na. Bloodseeker, Bloodrite, Exotic Deer. Handang-handa na yung Wraith King dito na makipagbakbakan. Meron nang na-meat hook doon si Zai with the Dismember. Ayan yung burst down. Pero merong karit na kamatayan. Wraith King magre-resurrect. Bloodrite to cover up. Wraith King with a BKB. Pie cut. Finifake. Yung Chronosphere. Pero burst down. Nakawala na dito yung Dark Willow. Hahabulin man nila. Sinisha, delikado din. Pero wala pang mabibigyan dito yung Optic Gaming. Humold on pa sila. Papasukin na sa Shrine area. Patos, washbackle sa harapan. Meron na na-meat hook si Zai. Grabbing meat hook naman to. BKB for Nisha. Mako Fire, Ice Path. Chronosphere sa apat mga sir. Disaster to. Si CNC Carrot ang kumatayin. Wala na agad yung Wraith King doon. Hahabulin pa. Paikat na. Sungkit yung Jakiro. Si Nisha, delikado na. Iwan na lang mag-isa. And full team wipe na to. Kahit may Aegis pa yan, mga sir. Wraith King with the buyback. Nisha, nag-iisa na lang. Optic Gaming with that superb clash. Pycat nakabawi na sa Chronosphere doon sa apat. Sa wakas mga boss, ayun na yung inaantay natin. Nangu Pycat, meron pa siyang Refresher Shard, Refresher Orb. Pwedeng-pwede niya pag-imitin ngayon dito. Optic ngayon, Fino Force na sa mid lane. Makakabawi ba itong LDI? Walang buyback sa side nila. At ayun na nga, I think eto na yung laban dito. Grabe naman yung clash na yun. Yung inaantay natin na Chronosphere ni Pycat, nagawa niya na rin. Exotic Deer, the last resort. At wala na siyang magagawa dyan. Siya na lang mag-isang, may Chronosphere pa dito. Sama-sama na tayong lahat, may Chronosphere pa. Pwede niyo pang i-Chronosphere yung kasama niya. Ayan, na Chronosphere niyo yung kasama niya. At wala na, finish na. Ay, nako. So Optic Gaming once again sealing off yung match nila between LDI. Yung ini-expect natin na pagmimintis ni Pycat sa kanyang Chronosphere, eh nakabawi siya yung sa last na clash na yun. At dahil diyan na 2-0 nga ang match natin ngayon. So, next match nga pala, Direk Eric. Ayan, up next, it's still Optic Gaming versus VGJ Storm. At pagkatapos